Ilang importer ng manok, kinababahala ang magiging epekto ng poultry ban dahil sa paglaganap ng bird flu sa ibang bansa. At presyo ng lokal na manok sa ilang merkado sumadsad bunsod ng oversupply. Ang setong ng balita niya mula kay Clazel Pardilla live. Yes, Angelique, nagmura ang presyo ng lokal na manok sa ilang palengke dulot umano ng oversupply, pero nangangamba ang ilang importer sa epekto ng importation ban sa kanilang mga produkto. Mula 114 pesos, bumaba sa 104 pesos ang farm gate price ng manok. Ang epekto, 10 hanggang 20 pesos sa bawas presyo sa per kilo ng manok sa ilang palengke tulad sa Visayas Market. Ayon sa United Broiler Raisers Association, UBRA, dumapa ang presyo sa merkado bunsod ng oversupply. Maganda kasi anila ang panahon, kaya't mabilis makapagparami. Yun nga lang sinabayan ito ng tumal sa demand. Kaya napipilitan ani ang ilang producer na ibenta ng mura ang mga manok sa kabila ng mahal ng production cost. Bukod sa mga local producer, problemado rin ang mga importer. Sa harap ito ng magkakasunod na importation ban sa produktong manok bunsod ng avian influenza o bird flu. Kabilang dito ang Belgium na ayon sa Bureau of Animal Industry ay isa sa pinagkukunan ng Pilipinas ng imported poultry products gaya ng mechanically deboned meat o giniling na manok na ginagamit sa paggawa ng meatloaf, hotdog, siomay at iba pang processed meat product. Sabi ng Meat Importers and Traders Association o MITA, hirap na ang ilan sa kanilang miyembro na kumuha ng MDM. Ikinababahale rin ng grupo na magmahal ang presyo ng MDM na posibleng makaapekto sa presyo ng processed meat products. Dahil walaan niyang pasilidad sa paggawa ng MDM, unti-unti na anyang ginagawang regionalize ng BAI ang poultry importation ban. Ibig sabihin, hindi na buong bansa ang pinapatawa ng ban, kundi mga lugar lamang na may outbreak ng bird flu. Ngunit kinakailangan pa rin dumaan sa masusing review ang mga lugar na maaring mag-export ng poultry products sa ating bansa. Angelique? Yes, Clazel. Medyo naitabi natin itong bird flu ng ilang panahon. Ano na nga ba ang sinasabi ng BAI dyan, ng mga eksperto? Yan bang bird flu ay nakakahawa kung buhay yung manok? Or pwede rin sa mga kahit na cooked chicken products ba ay pwede pa rin maging sanhi ng bird flu? Ano na nga ba ang binanggit nila tungkol dyan? Yes, Angelique, ayon sa Bureau of Animal Industry, ang bird flu, ayan ay isang zoonotic disease. Ibig sabihin, yung virus na yan mula sa isang hayop ay maaring tumawid sa mga tao. Pero limitado lamang naman yung mga infection cases na nakuha mula sa manok patungo sa mga tao. Kaya naman pinag-iingat ng Bureau of Animal Industry, yung mga magsasaka o yung mga poultry producer, dapat mahigpit yung biosecurity, igihan, pagbutihin yung disinfection sa kanilang mga farm para hindi na lumaganap ang sakit na bird flu. Ito naman, anyang AI ay mabilis na namamatay kapag niluluto na o naiinitan yung virus. So, hindi dapat ikabahala ng mga consumer. At ito nga, AI ay naitala lamang sa ilang layer na nakal na o napatay na yung mga manok. Wala pa sa mga broiler. Yung mga broiler, Angelique, ito yung mga nagpaparami ng manok na ginagamit sa karne, yung pang-ulam, yung kanilang mga pinalalaki na manok. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.